Good morning, good morning, good morning. So, discuss lang ako ng konting topic with regards to this lesson, this certain topic about inferencing. So, konti lang naman to. And, discuss ko din yung konti yung mga gagawin yung activity para doon sa mga, siguro doon sa mga absent. So, sana mapanood nila to. Kapag face to face, hindi ko na siya ulitin i-discuss. Anyways, konti lang naman to inferencing, tapos nakapagbigay na ako ng idea kung paano siya gawin, paano siya gamitin sa SketchUp. So, dun tayo sa definition of inferencing. So, it says here that inferencing in SketchUp is a core feature that enhances precision and ease of use when creating, editing 3D models. So, it allows users to snap their tools to specific points. So, sa inferencing, ang function niya is, it snap, parang nagkakaroon siya ng guides to specific tool points dun sa ano natin, sa geometry natin, or kung ano man yung nilalagay mo dun na objects. Para hindi tayo mahirapan, si inferencing yung mag-guide sa atin. Si inferencing parang guide siya. So, hindi lang sa points, pwede rin sa lines, planes, based on geometric cues within the model. This system intelligently anticipates the user's intention. O, tama yung sinasabi niya dito. It intelligently anticipates the user's intention. Kasi si inferencing dito sa SketchUp. Kasi 3D space to, diba? So, nagbibigay siya ng idea. Nasaan or saan nakatapat yung pinagagagawa mo dito. For example, meron akong line dito. And yung inferencing na tinatawag, marami siya actually. Pero isang example niyan, kunwari yung line na yan, tapos gagawa ko ulit ng another line dito sa side niya. Tapos, equal siya dito. Tapos, hindi mo alam yung copy-paste. For example lang naman. Or sabihin mo nang gagawa ka ng another object na same length dito sa line na to. Titignan natin yung length na ito ay 8 feet 10, 7 over 16 inches. So, yung inferencing, ganito siya. For example, gusto mo maggawa ng square dito. Tapos, dapat align siya dito sa starting point or yung end point nung line na to. So, dapat pantay siya yung gagawin mo. So, meron inferencing na tinatawag. Parang nagiging guide natin siya. Para malaman agad natin kung nakatapat ba yung gagawin nating object dito sa side na to. Doon sa line na ito. Kumbaga, alignment. So, isang inferencing niyan ay gaya na ito. Ngari, tinapat mo lang yung mouse mo. Gagawa ka ng rectangle dito. Tinapat mo lang yung mouse mo kay endpoint. Ina-anticipate na nung ni SketchUp yung feature niya. Kung ano yung gagawin mo. So, since tinapat mo siya, o baka sabi niya, is gusto mong i-align yung gagawin mong object dito, dun sa endpoint na ito. O ganyan yan. Magki-click ako dyan din. Yan, so naka-align siya. Automatic yan, naka-align. Yan. Tapos, kiklik mo din dun. So, isa pang another inferencing, yung ganyan-ganyan. Pag tinapat mo siya sa mga points ng isang object. Yan. So, magkakaroon siya ng, parang maglalock siya doon. I-anticipate niya na, ito yung ito yung dulo ng yung line dito. So, bibigyan ka ng idea. Yan, isa pang inferencing dito, yung, yan, kung nari tinapat mo siya sa, iba may parts yung lines natin dito. Midpoint, endpoint, and so on. So, kahit tapat mo lang yung mouse mo, tapos gusto mong size ng gagawin mong rectangle dito ay kasing haba ng kung ano yung kalahati ng line na ito. So, meron din siya. Meron siyang inferencing. I-anticipate niya din yung gagawin mo. Kunwari gusto mong itapat daw sa midpoint ng line na ito. Pwede siya. So, ganun yung inferencing. So, and tactile feedback. To guide them, yan. To guide them in aligning or drawing geometry. So, gaya nga ng pinakita ko sa inyo. Parang nagbibigay guide siya sa atin. Para alam natin na align yung mga objects na nilalagay natin dito. Okay, so may iba't ibang inferencing. Number one, endpoint, midpoint, and center point. So, SketchUp automatically detects and highlight endpoints or the corners of geometry, midpoints or the middle of edges, and center points or the center of circle, arcs, and polygons, allowing users to snap their next action to these points. So, this is essential for ensuring elements connect perfectly. Para na yung pinakita ko sa inyo. So, ang line natin, may mga parts din siya. Ito yung edge na yan. Diba, ito ay isang object at ang pangalan niya ay edge. Of course, kapag square yan, yung mga sides ang tawag ay edge.
So, yung ganito, yung mga edge na ganito, or mga sides, or mga lines, may mga part siya. Meron siyang endpoint, midpoint, tapos, ano, endpoint ulit. Okay, so yun yung isang inferencing na ginagawa ng SketchUp para maging reference natin. Para, pinibigyan niya tayo ng information na ito yung dulo ng isang object. Pinakadulo niya din doon sa kabila. At yung pinakagitna ng isang object, sa pinakagitna. So, binabigyan tayo ng information doon sa endpoints ng isang geometry, which is the corners. And the midpoints or yung nasa gitna niya. Kung ano yung nasa, yung pinakagitna ng object. And yung center points. Yung center points naman yan. Sa ano siya? Sa circles, arcs, and polygons. Kunwari sa circle. Yan. Yung center point, yung kung ano yung na, ano, gitna niya. So, binibigyan niya din tayo ng information or guide. Na, dito yung ano, center ng circle na to. Ito yung pinaka-center niya. Yan, center. Tapos, pwede siyang gawing guide. Okay. So, allowing users. And ganun yun. Si endpoint, midpoint, and center points. Hindi lang yun. Meron din yan sa, ano, may rectangle ka. Sa rectangle, mayroon siyang apat na edge. Tapos, ibibigay din siya ng inferencing dyan na ito yung endpoint ng line na to at ito. Ito yung endpoint. Tapos, ito yung midpoint niya. Ito yung midpoint. Ito yung midpoint. And midpoint. Yung gitna. Kaya kapag nag-line ka dyan, tapos midpoint to midpoint. So, ano yan? Perfect. Na perfect line yan. Straight line. Ganun din dito. Midpoint to midpoint. Yan. So, tapos sabi ko sa inyo, di ba? Ano? Kapag may nag-intersect na mga lines, ano siya? Hatiin niya yung, maghiwalay na yung mga lines na yun. Kunwari yung line dito. Tapos nag-intersect tayo ng another line. So, yung dalawang line lang sana, naging apat na. Kasi nagkaroon ng intersection. So, apat na dito. 1, 2, 3, 4. Ganon din dito. Yung isang line dito, naging magkaiwalay na sila. So, kapag may mga intersection, nahahati yung mga entities. So, maraming entities na meron na tayo pag nagganyan. Naging ganyan na yung, nag-line ka sa gitna nila. And since magkakaiwalay na entities na sila, itong line na to, ano ulit yan? Meron ulit siyang endpoint. Tapos endpoint dito. Tapos yung midpoint niya ulit. Okay, magiging reference mo ulit yan. Yung midpoint nung line na yung entity na to, yung edge na to. Ganon din dito. May midpoint siya, itong line na to. Ito yung midpoint niya. Midpoint niya din doon. Ganon din. Kapag nag-line ka ulit yan, meron siyang endpoint, endpoint, and another midpoint. Gitna na ito. So, ganun yung inferencing. So, midpoint ulit dyan. Pag nag-line ka ulit doon, midpoint to midpoint, then midpoint ulit. Ganyan, midpoint to midpoint. Okay, so ganun yun. Si endpoint, midpoint, and center point. Kunwari, meron tayong box dito. Yan, 3D. Parang pinapakita niya lang yung nasa kabilang side nito na edge. Pwede mong i-off yan eh. Dito sa... Pwede mo i-off yan sa view, tapos, ayun, back edges. Back edges yun. Tapos, i-click mo lang yung key sa keyboard. Pag kinlik mo yung key, mawawala na siya. Magiging solid na siya. Hindi niya ipapakita yung kung ano yung nasa likod na ano, mga edge. Pero kung gusto mo siyang makita, key mo na lang. Ayan. Parang bibigyan ka lang ng idea kung ano itsura niya na nasa likod. Okay. So, pwede natin tanggalin. Tanggalin na lang natin para magmukha siyang 3D talaga. And then, next one, another type of inferencing ay yung on edge tapos on face. So, when drawing or moving geometry, SketchUp will offer cues. Ito, cues ulit or reference. When you are aligned with an edge or are moving along a plane. This helps maintain a straight line and precise placement on specific surfaces. Okay, so ganito siya. See on edge, tas on face. Alam niyo na yan kasi, naituro ko na rin yan. Madalas, nagagamit yan kapag nag-push-pull tayo, nag-extrude tayo ng
part ng isang 3D object. Kunwari, mag-rectangle tayo dyan din. Pupush natin siya doon sa likod. Para mabutas yan, di ba? Tinuruan ko kayo. Dapat nakasagad siya doon sa pinakadulo. And malalaman lang natin yan na nakasagad na yan kapag lalabas na yung mga inferencing na ganito. Yung may on-face, kapag tinapat mo yung mouse mo dito is may lumalabas na on-face. Ganun kahit dito. Lalabas lang yung on-face dito kapag ano, pag nakikita mo yung flat surface doon sa dulo. Kasi pag yung angle ng camera mo nakaganyan, nakatagilid, tas di mo na nakikita yung nasa dulo. Of course, walang lalabas na on-face. Pero isang ano mo dyan, para lumabas yung on-face, dapat nakaganyan siya, nasisilip mo yung nasa dulo. Or, umikot ka dun sa kabila. Tapos, tapat mo dyan, on-face. Ganun din dito. Kahit itapat mo siya dito sa face na ito. Kasi ito ay face, di ba? So, ibig sabihin, nasa dulo na siya. Nakasagad na dito sa kung yung alignment na itong face na to. So, pag kinlik mo yan, mabubutas na siya. Ganun din, pag di kung ayaw mo namang ano, umikot pa, pwede mo namang i-angle lang na ganyan. I-push mo yan, papunta doon, tapos gamitin mo naman yung on edge. Kasi since alam mo naman na ito yung pinakadulo ng length ng box na to, hanggang doon sa edge na yun, from here to there, sa other edge. Okay, nasa pinakadulo ka ng edge ng box na to. So, on edge, pag kinlik mo ulit yan, click, then mabubutas na siya, nasa dulo siya. Ganun din, on face, then on face, click, and on face or on edge, pwede mo siyang gamitin. And ano pa, siguro ano, gagawa ka ulit ng isang object mo, tapos gusto mo mag-create ka ulit ng box mo, or ano, cylinder naman, tapos gusto mo, ayaw mo nang mag-type, ano, repupush mo siya, magta-type ka ulit, dapat sakto yung ano, yung distance niya dito. Okay, yung measurement niya. Tapos, yung itatype mo lang din naman is dapat same dito, ay same height lang naman dito. Ang gagawin mo na lang, click mo yon, push mo, gamitin mo yung push-pull din. Tapat mo lang yung ano mo, yung mouse mo dito sa part dito. Tapos yan, meron din tayong on edge, tapos on face. Pag tinapat mo siya sa face na ito, ibig sabihin, magkasing level yung height. Ganun din dito, on edge. Sabihin, ka-level niya na yung height nung edge na ito. Ganun din dito. Pag, yung kanina, yung endpoint, midpoint, and center point. Ganun din siya. Pag tinapat mo sa midpoint na ito, yung height ng object mo is, ano, kasing level ng, yung length ng, hanggang dito sa midpoint na yan. Endpoint na ito, or yung midpoint na ito, yung circle na to. Ganyan, ganyan. So, pwede mong maging reference yung mga ganyan. Yung on edge, tapos on face, tapos yung mga midpoint. Pwede mong pagsama-sama. So, pag kinlik mo yan, on face, yan. Then, maglalak na siya. Same height yan. So, ganun yung on edge and on face. No? 22 minutes na. Another one is parallel and perpendicular. SketchUp can infer when a line being drawn should be parallel or perpendicular to existing lines. This is particularly useful when creating gonal, orthogonal, or regular structures, ensuring that new lines maintain this relationship without manual input. So, hindi mo na kailangan type. Magkakaroon ka ng inferencing na parallel and perpendicular. So, ganito yan. For example, gagawa ng line na dito, or gagawa ng object dito sa side na to. Ayan, lumabas na siya. Yung mga ganyan-ganyan, yung mga reference na ganyan, ibig sabihin, pag nag-line ka dito, titignan mo yung object mo. Okay. Parallel siya dun sa side na yun. Naka-parallel siya dito. Starting there, tapos dito kung saan ka nag-click. Okay. Isa pa is ganito siya. Magkakaroon ulit siya ng reference or inference or cue na ganyan, yung mga dotted lines na ganyan. Pag tinapat mo lang yung mouse mo, yan, ibig sabihin parallel na yung line mo dito or perpendicular na yung line mo dito.
yung gagawin mong object dun sa part na yon, yung sa endpoint na yun. Ayan, meron din tayong ganyan. For example, yun yung mga, ano, itong mga to, yung mga dotted lines na ganyan. Dotted lines, parang magiging reference mo siya. Para lumabas yan, kung gari gusto mo nga maging align yun, point ba dito, tapos magdadrawing ka dito, tapos align siya doon. Ang gagawin mo, itapat mo lang yung mouse mo. Minsan kasi hindi yan lalabas. Pero kapag tinapat mo yung mouse mo doon sa edge na yun, gusto mo nakatapat yung alignment nung idadrawing mo dito doon sa edge na yun. So, itatapat mo lang yung mouse mo, then magkakaroon na siya ng inferencing or reference doon sa edge na yun, yung endpoint na ito. Ganyan, magkakaroon siya ng data blinds na ganyan. Okay. Parallel or perpendicular. Ganun din dito. Minsan may lumalabas dito ng ganyan. Perpendicular. Tapos, dun sa baba naman yun. Okay. Parallel. Tapos perpendicular. Ito yung parallel. Yung straight dito. Yung perpendicular yung pag nasa ibang plane or ibang dimension na mapupunta. Ganyan. Perpendicular. Tapos ito yung parallel. So, pwede mong maging reference yung mga ganyan. Inferencing. Gamiting inference. Ayun yan, lumabas. Ito yung sinasabi ko. Kasi naging inference yan ngayon. Medyo nahirapan. So, para mapalabas yan. Minsan, kapag di mapalabas yan, gagawin mo, maglalain ka ulit. Ayun, maglain ka. Tapos, try mo ulit yung drawing. So, lalabas na siya. Control Z lang yung ginawa ko. Okay, ano pa? So, nagagamit, minsan, nagagalaw siyang ganyan. So, hindi siya naglalak. Ang gagawin mo, pipindutin mo yung shift key. Pag hinold mo yung shift, kanari, gusto mo siya i-parallel dyan. Tapos, ayaw mo na magalaw. Okay? Ang gagawin mo, pindutin mo yung shift key. I-hold mo lang yung shift. As in, naka-hold lang yung naka-hold lang yung shift mo sa keyboard. Tapos yan, maglalock siya. Doon sa edge na yon, yung part nito, yung endpoint nito. Parallel dyan. Maglalock mo siya. Tapos yung gagawin mo, i-click mo na lang dyan sa location na gusto mo. Then, yun. So ulit, may parallel ulit na rin yun. Difference. So, ganun yun. Yung parallel tapos perpendicular. So, may object ka na. Sure ka na na parallel. Parallel silang dalawa. Okay. Pwede mo sila ilock. Ganun din dito. Kunwari sa midpoint na ganyan. Tapos gusto mo nakatapat yung object na gagawin. Pwede mo siya ilock. Ganyan. Tapos mag-ganyan. Pwede mo ilock. Para hindi na gumalo. So, ganun yan. Move on tayo dito. Ito, alam nyo na ito eh. Axis locking. User can lock their actions to the red, green, or blue axis, or any axis aligned plane using arrow keys. Okay, yun sa keyboard, yung arrow keys sa keyboard. Ito. Diba sabi ko, i-click-click nyo yun para magkaroon tayo ng, make sure natin na naka-align siya sa red, blue, and blue, red, green, and blue axis. Yung tawag doon ay axis locking. Okay, yung axis locking, ganito siya. Ay, gusto mong maggawa ng square na hindi naman nakaiga. Gusto mo si square ka ng square dyan, tapos pataas yung pushing niya. Pataas yung pushing. Gusto mo gawa ka naman ng gusto mo naman gumawa ng square na kapag nakatayo siya. So, axis locking ang gagawin mo. Gagawin mo, click mo muna yung rectangle. Tapos, baguhin mo muna yung orientation ng cursor mo. Ito yung cursor mo, di ba? Tapos ganyan yung orientation niya. Kapag ganyan kasi, ganyan. Okay? Ibig sabihin, nakahiga. Kasi yung itsura nung yung rectangle niya ay kulay blue. Kapag kulay blue, ibig sabihin, mapupush mo lang siya upward. Nakaharap siya sa blue axis, pataas or pababa yung face niya. Okay. Kapag ganyan naman, pag pinindot mo yung arrow, okay, sa keyboard, zoom natin. Pag kinlik mo yung arrow sa keyboard, hindi ka pa nag-click dyan, ha?
ka muna magkiklik. Dito mo yung arrow sa keyboard, yan, magiging green siya. Ibig sabihin nung green, yung face nung gagawin mo rectangle ay nakatapat sa green axis. Sa na yung green axis? Ito tayo. Ito naka-zoom yan. Ito tayo sa ganyan. Okay. Yung face nung gagawin mong rectangle ay nakatapat dun sa green axis. Okay. Dito naman tayo sa red axis. Sabihin yung gagawin mong rectangle naman ngayon ay nakatapat sa red axis ulit. Dun tayo sa green axis. Ito ay nakatapat sa green axis, yung face niya. Okay? Tapos pag blue axis, dito siya. Blue axis. Nakatapat sa, yung face niya ay nakatapat sa blue axis. And next one, yung ano naman, yung nakikita nyo kanina. Try natin yung pink. O kaya itong pink. Kung ano yung previous siguro na ginawa. Anyways, ano lang naman yan. Kunwari, gano'n ka. Try na natin. Flat. Kano sa blue. Nakatapat siya sa blue. Hanapin natin yung pink. O, yung pink. Lumalabas yan. Ano siya? Kung ano yung ano orientation ng ginawa mo. Yung first na ginawa mo. Object. Yun lang din yung gagayahin. Anyways, maano mo naman yan sa up, down, left, right. Dun sa ahog. Kukorek mo naman yan. So, ganun siya. Si axis locking. So, kung i-apply natin yan. Kasi sa paggagawa ng bahay, ganito siya. Yung ginagawa nila, sa totoong buhay talaga, ang ginagawa nila, gawa nila yung foundation. Yung wall. Ganyan. Wall doon, wall dito. So, dito pa lang magagamit na natin yung inferencing. Ayan. Kunwari, nag-ano ka dyan, nag-square ka dyan. Tapos, tapat pa lang yung mouse mo. Tapos, i-drag na yung mouse mo doon. Okay. So, makakaroon siya na parallel. Parallel doon sa edge na to. At, ibig sabihin yan, align. Yung edge na ito dito sa gagawin mo. Gagawin mong wall ulit dito. Ayan. So, align na sila. Ayan. So, kapag ganyan, kapag naging ganyan yung ano mo, tapos may line siya ulit na perpendicular. Ibig sabihin yan, yung nagagawa mong shape ay square. Perfect yung sides. So, ganun ulit dito, itapat mo yung mouse mo. Tapos kung ayaw mo magalaw, i-hold mo lang yung shift. Ibig sabihin, nakatapat na siya. Click ka doon. Tapos, bitahan mo na yung shift. Then, yan. Ganun ulit, circle yan. Tapos, tapat mo ulit yung mouse mo. Magiging reference niya yan. I-lock mo siya gamit shift key. Then, click. Kahit saan ka mag-click doon, actually, kapag nakalock na siya. Ganyan, kunwari. Kapag nakalock na yan, kahit saan ka mag-click dito, tapos na nakatapat na yan, ano eh, mag-lock na yan. Ganun lang talaga siya. Ganun talaga siya itatap. Tapos pwede mo rin yung itatap dito. Mari, gusto mo maging reference to, yung side na to, i-lock mo siya, tapos gusto mo maging reference ito, yung edge na ito, tapos kasing layo niya yung, hanggang dyan dapat yung gagawin mong, ano, isang object. So, pwede. Reference mo na yung side na yun. Nakalock mo siya gamit shift key. Tapos magiging reference mo pa yung endpoint na ito. Kung gano'n siya kalayo. Para, yan. Para make sure mo na align siya. O, tapos i-click mo lang yan. Then, yan. So, sure ka na naka-align siya dito. Then, naka-align din siya dito. Hanggang yun siya. Anyways, balik tayo dito. Pag nag-click ka din dyan, pwede mo rin maging reference yung line na ito. Naglalabas-labas na lang yung mga yan. Yan. Tapos, click. Kunyari, ito, pinush mo. Para naging pader. Tapos, ang nilagay mo dyan is 15 feet. Tapos, enter.
15 feet na yan. So, kapag ipupush mo ulit to, hindi mo na kailangan mag-type ng values. Gawin mo na lang. I-apply mo yung ano, inference na endpoint on face, on edge, and so on. Ganun din. Kapag ipupush mo to, tapos tatapat na doon. Ito yung aligyan. Tapos, yan. Yung inference mo ulit to. Yan. So, kasi, magkakasing height na yung mga aligyan na ba. Yan, ganyan siya. Okay. So, I think that's all for today. Ganun lang yung inferencing.